So what's up mga guys, mga brothers and sisters. So ginawa ko itong channel na to para to sa mga mga lalaking mahilig sa sa mga flowers. Lalong-lalo na shout out sa sa Bougainvillea Philippines. Nagpaalam ako kay Ma'am Rosalita pero medyo busy siguro, hindi na accept. So ginawa ko itong channel na to para to sa mga lalaking mahilig sa lalaking mahilig sa flowers. Hindi naman siguro lahat ng lalaking mahilig sa flowers is bakloshi na. So labas lang tayo sa garden natin. So guys, labas muna tayo. O yun, yung motor ko. At saka, yun, ito yung mga mga indoor plant ko. Yan. So, actually, hindi ko alam mga mga pangalan yun. Pero, binili ko lang. Saka yung mga alaga kukoy. Saka may mga turtle din. Hi! So yun. Sige, punta tayo sa aking mini garden. Ang dami na ng ang dami na ng damo. Hindi ko na nabunutan. So yun, yung mga collection ko ng bougainvillea. Saka, actually, di ko alam ng lahat ng pangalan na yun. Yung tawag dito, champagne tree. So yun, yung iba, nag-wild na bougainvillea. So kailangan ko lang mag-pruning. Saka, malapit na ito maging buko. Titirahin ko ito next week. So yan, sabi nila, gamot daw yan eh. Sige. Ito, kuripot na magbigay ng bulaklak eh. Ano yung nangyari dito? Pero ito din, kuripot din magbigay ng bulaklak. Nasa full sun naman. Ito lang yung binibigay nyo. Comment nga kayo guys at brothers and sisters kung ano dapat gawin para mag-ano to. Full bloom. Tsaka ito guys, pinagtataka ko talaga. Ito yung pot niya. Pinagtataka ko guys, variegated yung niya, yung puno niya. Pero may isang part na nagdahon ng kulay ganito. So at saka isa pang pinagtataka ko, connected yung niya, branch niya. Tingnan natin sa taas kung anong dahon niya guys. So yun talaga, ito ang pinagtataka ko. Yun ang dahon niya, malaki. Paano kaya nangyari yun? Isang napakalaking palaisipan para sa akin guys. At saka ito yung pinaka blooming ko ngayon na bougainvillea. Yan. Yung pot niya. Tapos nilagyan ko ng kahoy para diretso yung tubo niya. Tsaka 4-in-1 yan. 4-in-1. Apat sa sa isang puno. Apat kong nilagay kong graph. Tsaka yung ito yung Bangkok daw. Dito tawag sa Bangkok na bougainvillea. Tawag dito sa amin sa Mindanao. Ito naman yung nabili kong cherry blossom ng Pilipinas. Ito kaya yan. Tsaka itong Mr. and Mrs. to. Ewan ko lang kung tama ba pangalan na ito, Mr. and Mrs. At tsaka, ito rin na pinagtataka ko guys. Oh. Mr. and Mrs. ang puno niya, bakit nagkaroon ng ganitong bulaklak? Ano bang nangyayari sa mundo ngayon? So, yun. Ito din, grafted ko from native. Kuripot din magbigay ng bulaklak to eh. Kung dapat ito, kinabit ko na, grafted ko. Yun. Variegated from native bougainvillea to variegated one. Yan. So, nag-blur. Bakit nag-blur? Okay. Yun ang mga yun ang mga bonsai ko. Mga tugas. Vitex fiber flora, yung mga cactus ko, guilty ng namamatay, huwag ko ng dahilan. Yung may mga coconut ako, may sampalok, tsaka may mga air plant, yun. So, yun siya. Yun ang mga collection ko. Kabuuan ng bonsai spot ko. Meno siya. Hindi pa na-transfer. Next week siguro. Yan, ito yung yung mga collection ko. Konti lang for now kasi nagsistart pa lang ako. At saka ito naman yung Changgubat, yung tinatawag kong Fokien Teas na unti-unti kong ginawa ng design para sang pineapple design. At saka ito tawag dito silver dust daw eh. Ewan ko lang totoo. At saka yun, 2 years din bago nabuo yung gantong forma. At saka ito, 2 years din bago nabuo yung forma. Eugenia tawag dito sa amin. So yun guys, konti pa lang actually. So tsaga-tsaga muna cherry blossoms ko.
Labas tayo sa ano guys, sa labas ng bahay. Overgrown na pala, kailangan na i-pruning. Mga changubat ko, kailangan ng ano, ginang style. So yun, yun ano pa, langgundi ko, langgundi na naging bonsai, nag-wild na. Tsaka yung ano ko, Papaytex parviflora. So medyo marami-rami yung ipoprone ko ngayon ha. Yun, silver dust din, ano, kailangan ng nag-overgrow na rin. So ito yung parang corner side ng ano namin, bakod namin. Ito, nag-overgrow na rin, kailangan na rin ano, mag-prone, pruning. Tsaka ito yung harapan ng ano, ng bakod namin. Yan, santan, may, ano, may bonsai na santan. Tsaka doon, tsaka ang gubat, nag-overgrow na rin. So sa mga magagaling sa bougainvillea, paki-ID naman po. Di ko kasi alam lahat ng pangalan. Salamat! Again, salamat sa panunood sa first vlog natin. Sa mga nagustuhan, paki-like and share na lang po. At saka paki-subscribe kung gusto nyo lang. At saka pwede kayo mag-share ng ano, pwede kayo mag-share ng video nyo or pictures nyo sa ano, sa mga magaganda nyong bulaklak. Send mo lang sa akin. Sige. For now, ito muna vlog natin. Bye-bye!